morning mga kababayan. Ako nga pala si Gabby Magpato. Ito po ay ang nangyari sa akin nung nag-abroad ako sa Taiwan bilang isang OFW, bilang isang fisherman. Nag-decide ako na mag-abroad noon kasi nabuntis ko noon yung girlfriend ko noong 2014. Nabuntis ko siya. Kaya nag-apply ako sa isang agency na nakilala ko. Ito po ay direct hiring sa Taiwan bilang isang OFW, bilang isang fisherman. Yun na nga, nag-process ako ng passport at ng mga requirements para nga mag-apply sa agency niyo. Ang agency namin ay doon sa Manila. Yun na nga, nang nag-process ako, punta ako ng Manila. Matapos ko lahat ng requirements ko, punta kami ng airport at lumipad kami papuntang Hong Kong kasi nga nandoon naghintay yung barko namin. At nandoon na kami sa Hong Kong, doon na nag-start ang kalbaryo namin sa buhay. 18 kami na Pilipino, 18 na Vietnam, at saka 22 na Indonesia at isang China. Ang trabaho namin, isang fisherman, araw-gabi kami nagtatrabaho doon, walang diop at wala ring sinatawag na allowance. Kasi nga noon sa kontrata namin, mayroon kaming allowance na $50 every month. Pero hindi naman namin natanggap ang allowance na yun. At doon na nga, nag-start ang kalbaryo namin sa buhay. Pagdating namin doon sa Hokkaido, Japan, doon kami nag-start mga ng isda. Nag-aariya kami ng pukot. At yung trabaho namin doon, sa loob kami ng buliga, kami ay tagalagay ng mga isda sa loob ng karton at nilagay namin sa buliga na puro ice. Ang lamig-lamig ng lugar na yun, mga kababayan. Sabi ko nga sa sarili ko na nag-abroad nga ako para nga makatulong sa pamilya, para mabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko. Pero doon pala ako ay mag-sacrifice na sobra-sobra. Tatlong gabi walang tulog, trabaho lang na trabaho. Minsan ang kasamahan ko ay lumalabas na yung dugo sa ilong kasi nga sa walang tulog at saka sa sobrang pagod sa trabaho. Sana ay ito ay mabigyan ng pansin ang aking video at vlog. Dinaan ko lang dito para may makapansin ito kasi noon ay hindi pa uso yung Rapitul po in action noong 2014. Kaya ngayon ko lang to ginawa. Tinaan ko na lang sa vlog para ipanawagan ang aking problema na nangyari noon sa akin noong nag-abroad ako sa Taiwan. At nang nasunog yung barko namin doon sa Taiwan, kailangan namin ay mamatay na kami kasi nga walang tulong na dumating sa amin. Wala kang makikita na bundok doon, puro dagat lang. At salamat, napula namin ang apoy, nagtulong-tulong kami. At yun, pagdungka namin sa Korea, umuwi kami. Nang pag-uwi namin, pagdating namin sa Pilipinas, punta kami sa agency namin. Kahit ang piso walang binigay, binigyan kami, pamasahe lang. Kawawa talaga yung pamilya namin. Hindi ko lang sasabihin kung ano yung agency namin kung darating din ang araw na ay papansin sa video ko na ito at interviewin ako. Sabihin ko kung ano yung agency namin na
hindi kami sinahuran. Marami kami. Pag-uwi ko nga dito sa Negros, wala akong dalang pera. Panganak lang ng girlfriend ko noon or asawa. Kawawa talaga. Nag-abroad nga ako para makatulong sa pamilya. Pero wala man lang na tanggap na pera. Wala man lang binigay na sahod. Kahit na allowance na $50 every month, hindi namin natanggap. Kaya wala kaming nagawa. Kasi wala namang kaming na pwede puntahan noon. Kasi nga noon, wala pa namang rapetul po in action. Kaya ito ngayon, inaan ko na lang ito sa aking vlog para malaman ng lahat na marami palang agency noon na mga picky na agency at nagre-recruit sila kahit saan ang sulok ng Pilipinas para ipasok sa agency na doon kasi nga mayroon silang porsyento. Yun lamang.